Ito po yung isang example ng timer natin. Ito yung manual turn on at turn off niya. So pwede siyang maging ordinary switch sa pamamagitan nitong on and off na manual switching. Lalo na kung nasira na yung timer. So pwede niyong i-manual. Then, so mapansin nyo dito, meron siyang mga number. So, ito mismo yung timer natin. Then, andito yung supply line natin. So, meron naman siyang indicator kung saan mo ilalagay yung supply line tsaka yung load side line. Saan mo ilalagay yung mismong supply na linya pati yung load side na linya. So makita nyo, ito yung terminal ng S1 S2 para sa supply yan na 220, then L2, then L1. So itong mga to, may purpose yan. So ano ba purpose nitong mga terminal na to? So ito yung parang clip niya lang. Yan, clip yan. Itong clip na to, indicate to na mag-on yung power. Then yung white is mag-off. Mag-off yung power. So yun yung purpose ng kulay na yun. Meron siyang purpose. Yung orange ay para sa on, then yung white is para sa off. So mapansin nyo, itong numbering dito, focus natin, medyo malabo na, hindi mo lang paano hawakan to. So mula dun sa number 1, so hanggang number 24, mapansin nyo 1, 2, 3, 4 hanggang 24 siya. Ang meaning po niyan ay yung hours o yung oras natin. So military time po yan. So 1 hour, alauna. Number 2 is alas 2. So AM yan. Then hanggang 24, yung 24 is yung 12 o'clock ng gabi. So military time to kung tutusin. So mapansin nyo may arrow dito, yun yung pinaka pointer niya. Pointer. So kaya ang nakatapat niya sa kanya diyon is number 8. So meaning yung oras natin ngayon ay alas 8:20. Oh. So mapansin niyo itong 8 indicate to ng alas 8. Oh, 8 AM. 8 AM po siya. So then yung mga indicator niya dito, yung mga guhit-guhit na maliit na yon ay minutes po yun. Minutes.
So, kung ilang guhit yun nandun, so doon yun na lang i-divide yung 60 minutes sa isang oras. So, kung nilagay nyo sa gitna, o kunwari ito, nasa gitna na, so 8:30 na po siya. Ngayon, paano po natin sinet to? So, ito sinet natin, itong pula ay para sa on na, o indicate siya na mag-on yung load. So, nakatapat siya dito sa 18 or 17 or 17 tapos malapit na sa 18. So, meaning kapag nasa 17 yan ay alas 5 o 5 p.m. something yan. So, malapit na sa 18, maaaring 5 p.m. 5:40 p.m. po yan mag-on. 5 p.m. po yan mag-on. O 5:40 p.m. mag-on po siya. So, bakit ko po nasabi yun? Kasi kapag dito sa 12, meaning po yan ay alas 12 na po ng tanghali. Pag naging 13 na po, alauna na po yun. Then, 14 is alas 2. O, alas 2 ng hapon. Then, 15 is alas 3. 16 is alas 4. Okay. So, pag nandito sa 17, so alas 5 na po yan, then lumampas na sa 17 yung nakatutok to. Meaning, malapit na siya sa alas 6. So, mga 5:40 na po yan. 5:40 p.m. po yan. So, indication po nitong orange ay on. Then, yung indication po ng white is off. So, meaning, pag ito, itong orange ay napunta dito sa timer na to, o napunta dito sa pointer na to, mag-on siya mula dito sa orange papuntang dito sa white ay naka-on ho yung load. So, pag tumapat ngayon yung white dito sa pointer na to, so mag-off yung load hanggang sa makaikot uli papunta rito sa orange, tsaka uli siya mag-on. Dahil pag tumapat uli yung orange dito sa pointer ay mag-on siya hanggang makarating dito sa white, then sa white mag-off uli yung load, then paikot-ikot lang po yung timer niya. So, paano po ang pag-set nito? Halimbawa, nailagay ko na ngayon po yan. Oh. Nailagay ko na po yan. Kunwari, ang gusto ko ay alas 5 ng madaling araw. Alas 5 ng madaling araw, mag-off na po siya. Then, mag-on po siya ng alas 5:40 ng hapon. So, kunwari, naiset ko na po yan. Ngayon, itatama nyo yung oras. Kung anong oras ang real time natin ngayon, doon nyo po itatapat yung oras nya. Kunwari, yung real time natin is alas 12 ng tanghali. So, sinet ko na to, alas 12 ng tanghali, kunwari yung real time natin. Iikutin po natin ito sa pamamagitan nitong may yung guide na arrow. So, isa-set ko po yan. Ilalagay ko dito sa 12. Kasi 12 p.m. po tayo. So, kunwari alas 12 nga ng tanghali tayo ngayon. So, magka-count na po yan. So, na-set natin yung timer natin kung kailan mag-off, kailan mag-on. Then, sinet na natin yung timer na real time natin. So, magka-count na po yan. So, mamayang alas 5 mag-on yan. Then, alas 5 na madaling araw ay mag-off. Ngayon, kunwari alas 8 ng gabi tayo nag-timing o nag-timer. So, kailangan i-set natin yung timer ng real time din. So, ano yung alas 8 ho dyan ng gabi? So, tingnan natin mula sa alas 12 hanggang dito sa alas 12 plus 8. O, alas 8. So, bilang tayo ng 8. 2
4, 6, 8. So, sa 20. Ito po yung 8 pm natin sa 20. So, iikot po natin yan. So, yan. So, mapansin nyo, nag-on yung timer natin. O nag-on. So, ulitin natin, tingnan natin. So, dito, nag-click ulit, nag-off siya. So, meaning, sinet nyo na yung timer, pero alas 8 ng gabi, so, gagana ko kagad yan. Tingnan nyo, kapag palo yan, pag itong orange ay tumapat dito sa arrow, magre-react na po yung on timer niyan. So, nag-on. Nakita nyo rin, gumalaw din yung manual on. So, naka-on siya. Then, iset natin ng alas 8 ng gabi. So, gumagana na po yan. Ngayon, kapag o-off natin, o i-off na, so, kunwari, pumunta na ng alas 5 ng madaling araw uli, ho. So, mapapansin nyo rin yan, mag-off din siya. So, nag-off. So, ibig sabihin, alas 5 ng madaling araw, mag-off po siya. So, ganun lang ang pag-set ng timer na ganito. So, Panasonic ko siya. Ito yung timer na yan. So, hindi naman ganun ka-complicated. So, kayang-kaya po natin itong iset. So, sa ngayon, alas 8 ng umaga. Alas 8.40 ng umaga dito sa amin. So, ibabalik ko na sa timer ko o sa real time natin dito. So, para mamaya ng mamayang hapon ay gagana na po ito. So, balik ko lang sa oras natin. Alas 8.40. Yan. So, yan lang ho. Please watch my channel. Sa mga bagong nanonood po, please subscribe, like, and share na rin ho. So, thank you. God bless.